Welcome back. You're watching my channel Jin Suniza. Thanks for the support and for watching my videos, and if not already subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Good day mga Kalingap Idols. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. At isa na namang makabagbag damdamin na kwento ang ating masasaksihan, kaya tara sabay-sabay po nating reaksyonan at silipin, para maaliw, kiligin, matuwa at mayak sa kanilang mga kakaibang kwento ng kanilang buhay. Kaya Kalingap Idol, pasok! So ngayon, gusto ko na ngayon ma-interview and tungkol naman ito, syempre sa love team nyo. Kung gusto anong mga, may mga tanong lang ako na gusto din marinig ng mga sumusuporta at mga kinikilig sa inyo. So ready ba kayo sa mga tanong? Pwede naman. Ikaw Rachel, okay lang ba sa'yo? No. Okay. Kasi wow. Ang dami. Kinakabahan ka, ba't ka kinakabahan? Inhale. Wala kang sasabihin ko. So syempre, gusto ko lang din na bigyan kahilingan wow. Yung mga supporters nyo. And syempre masaya naman ako dahil sa kanila sinasabi na ako ang mag-interview sa inyo. So tanong, good vibes lang naman yung mga tanong dito. Walang masyadong personal. Depende na lang kung gusto yung personalin yung sagot. Okay, so gusto ko lang itanong una muna syempre. Kamusta kayong dalawa? Okay naman. Ano nyo ngayon? Status nyo? Friends kayo. Pero mas malalim sa friends na kasi mas close ganun. Best friend, ganun? Okay. So best friends na kayo? Hindi na ba ang tingin nyo sa isa't isa? Okay, so gano'n nyo nakakakilala ang wow. Isa't isa? Di ba madalas naman kayong magkasama kahit hindi kayo binavlog ni Kalinga Prab? Nagkakasama kayo. So ano na ang pagkakakilala nyo sa isa't isa? So, ikaw muna, Rachel. Ako muna. Wow. Ano ang nalaman mo or paano mo nakikilala si Ruel habang tumatagal? Ano ko yung magkakilala? Okay lang tayo dito. Sabihin mo yun, yung totoo talaga. Bakit parang nag-iisip ka nang masyado? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yung tamang ko. Ano ba yan? Positive ba yan? Ano? Oh, sige, ano yun? Ikaw muna yun. Ano yung sasabihin ko? Iyan ang sabi na natin. Bakit di mo masabi? Sabi ko. Ano po siya na... Wow! Mabait. Tsaka... Clingy. Clingy? Paka-clingy. So paano yung pagiging clingy niya sa'yo? Dal-dal siya. Pag ano. Kasi alam ko na rin to na... Wow! Na marites na sa amin ni Trixie yan na clingy nga si Ruel. So paano? Demo mo nga. Pakita mo nga sa mga supporters kung paano siya maging clingy. Parang umaakbay, ganun. Ganun. Sige na. Sige na. Tapos alam mo nga yun. Tapos masabi ko lang nilalamin. Lalagyan ko pa ng jacket. Oh, ayaw mo ba nun? Pero kinikilig ka naman. Hindi ka naman ang kinikilig pag ganun yung mga normal lang sa'yo. Pero anong dating sa'yo pag nagiging clingy si Sir Ruel? Hindi ka naman ba parang naiinis? Okay lang? Hindi lang po. Parang ano lang. Parang ganyan po kasi si Kaka. Okay. So nagki-care sa'yo? Opo. Masyadong care. Ikaw, Inson. Anong masasabi mo sa ugali? Hindi man. Sa akin is ilang months rin kami nag... Ilang months ba? Months. Wow. Basta ano, sa kanya is, bali tinatanong, kasi pumupunta rin ako sa kanya, tinatanong ko din yung mga kapamilya niya doon. Kung ano si Rachel, ano totoong gali, ganyan. Sabi niya is, ito talaga yung, bali yung, alam mo yung ugali ng isang mama. So wife material si Rachel? Oo, ganyan kasi, alam naman natin na wala na yung mama. So bali siya yung nagtatayong ina sa kanyang mga kapatid. Yung pinagsasabihan, yung ano, pinapagalitan niya? Oo, hindi naman pinapagalitan. Yung pinagsasabihan ng yung mga kaling kapatid tama. Niya. Oh. Tapos, kahapon ay kagabi. Hindi niya siguro nakayanan. Umiyak kayo lang. Umiyak sa Rachel? Kasi pumunta siya sa bahay nila, umuwi siya, native namin. What? Ay kasama ko doon, pero para lang mag-sermon.
Pero totoo na, ay, ano naman, maganda naman yun kasi bakit? Yung mga kapatid niya medyo napasuloy na, di ba? Ayun, nakita ko din sa ugali niya, talagang ano siya, talagang disiplinada. Disiplinada na pagkat tao. And then, andyan yung pagka matulungin sa kanyang papa kasi yung papa niya daw hindi daw kaya na pagsabihan yung mga anak niya. And hindi niya matiis na pagsabihan yun kasi medyo na magiging emotional din yung papa niya. So, siya na yung gumagawa nun. Mm-hmm. So, ayun, believe ako sa kanya kasi nga sa kabila ng ano niya ngayon, sobrang busy. Ano ko siya, may time pa siya para umuwi doon sa kanila para ayun, para disiplinahin yung mga kapatid niya, magbigay din ng tulong para sa kanyang pamilya. And ano naman kung halimbawa magsama naman kami? Oh, pag magkasama kayo, paano sa Rachel? Okay naman siya, no? Ano lang ba siya sa'yo? Nakikisabay naman sa mga vibes ko. Sweet din naman ba si Rachel? Oo. Clingy din ba si Rachel? Konti. Opposite kami. Ah, opposite kayo. Nahihiya ka? Hindi naman. Hindi naman po. Hindi lang ako sanay. Hindi ka pa sanay? Hindi naman po. Wala lang talaga sa akin ganun. Hindi ka lang talaga ganun? Okay. So ngayon, sa araw, or gano'n kayo kadalas magkasama? Ah. Parang... Bihira? Parang ano? Ay, ngayon. Parang ano? Madalas na? Madalas. So okay lang naman sa'yo yun? Ay naman po. Bukod ba kay Ruel, ano pa ba ang ginagawa mo? Kunyari, wala si Ruel. Wow. Hindi kayo nakita, anong ginagawa mo? Sa bahay lang. Ginagawa ko yung mga schoolwork ko. Tsaka yung mga gawain ko. Pero pag lumalabas kayo, di ba kasama niyo si Trixie? Opo. Tatlo kayo lagi yung magkasama. Okay lang din sa papa mo na lumalabas-labas kayo? Oo, naman po. Pinapaalam na. Lagi naman kayo nagpapaalam. So, kamusta naman pala si Ruel kay papa mo? Ano naman ang nasasabi ni papa mo? Okay naman po. Kapag napunta po din si Ruel, ina-invite naman po ni papa. Tsaka masaya din po sa papa. Kasi kahit na paano, parang nabibigay po ng respeto sa kanya. And tiwala naman si papa mo kay Ruel na pag siya ang kasama mo, okay naman. Tsaka sabi daw niya, mag-iingat ka pala. Sinabihan nga po ako ni papa na ano, sabihan ko daw si Ruel mag-iingat pag moto. Ikaw, tapos? Grabe yung magpadala mo. Ano? Grabe yung magpadala mo. Lupa. Magpatakbo. Magpatakbo. Ayaw, magpadala. Wow! Ano, pag medyo alam, napipil na niya siguro, medyo yung takbo, binaganda dito. Kurot yan, no? Ito talaga yung weakness ko pag hawakan to. Ganyan po, kaya dito. So, mag-slow down ka na? Oo, maganyan na ako. So, talagang magiging 10 o kaya 20 na lang. Pero maingat ka naman mag-drive kahit mabilis. Kasi lalo na pag angkas mo sa Rachel. Wow. Ang dalawa, kahit sa ang dalawa ni Trixie. Hindi na naman ako. Hindi lang nilang. So, sabi ko na sumukit kay Papa pag nandahan mo nun. Pero ikaw may takot ka naman din kay Papa ni Rachel. Para may respeto ka na. So, insan, ano ang pinakagusto mo kay Rachel? Sa ugali, sa itsura, sa ano niya, sa personality, gano'n. Anong pinakagusto mo? Smile niya, gano'n? Based sa ano? Physically. Isa-isa, ugali. Tapos, sa kanya is, ano, yung kanyang pagiging independent. Kasi, nakikil ko din yan, yung kanyang pagka-independent dun sa kanyang, dun sa pag-aaral niya. Kasi nga, yung sabi niya, yung research, other activities is, ano yan, groupings yan, so kailangan teamwork. So minsan may mga members doon na talagang hindi nagbibigay ng cooperation. Cooperation. Wow. Hindi nagbibigay ng kanilang assigned task, ganyan. So bali siya nung gumagawa niya. So kaya doon ako nabigit sa kanya sa kanyang pagiging independent o kaya may initiative siya na gagawin ko ito, ganyan, kahit ito ay naka-assign sa ibang grupo. Tama. So ganyan, talagang ano ko. And kanyang ano, yung pagka, ano niya, disiplinada na sa mga kapatid. Funny din ba si Ana si Rachel? Ano mo siya may sense of humor din ba si Rachel? Yes, pero ano? Yung mga ano lang, yung halimbawa meron kaming bagay na natingin namin, napagkasunduan namin na medyo masaya to. Ganyan. Mahilig ito mga ano, makikita siya mga pictures ng... Uy, huwag ka ba na nauna? Pictures lang ano? Hey! Iba't ibang tao. Tapos? Hindi lang, ano lang, bigla na lang siyang tumatawa. Uy, parang opposite na!
Pero support mo naman ako, di ba? Supportado naman niya ako. Bigyan naman siya, ganyan. But, supporting ka na to. Pero meron din siyang pang-compliment doon, hindi lang sa akin. Basta siya magbibigyan ako ng compliment pinakauna, and then mag-additional sa kanya, so... So ganyan kayo magkasundo, ganyan kayo nagkakasundo. Pero sa ano, sa appearance niya, Malaysia, gusto mo yung ngiti niya? Or yung... lahat naman siya. Talaga? Mm-hmm. So kung ano yung nakikita mo kay Rachel, gusto mo? Wow. Pero hindi naman yung mabasis sa amin, sa pisama. Pero anong pinakagusto mo sa niya, ugali niya? Ugali niya. Ikaw, Rachel, anong pinakagusto mo sa itsura, sa ugali ni Rubel? Ano yung nagpapaano sa'yo? Ano ba? Nagpapakilig? Kay Rubel? Meron ba? Ano po? Yung pagiging matulungin mo po sa kapatid. Tsaka mabait. Ano? Sa mukha naman. Ano? May smile. Paano yung smile? Paano yung smile na gusto ni Rish? Wow. Hindi lang siya mag-smile, kaya mas maganda yung naka-smile lagi. Kine-compliment ko pa isa't isa. Kunyari, sinundo ko niya sa school. Sasabihin mo, Roel, ang ganda mo ngayon. Tapos ikaw naman. Gano'n nagkaganan na ba kayo pag nagkita kayo ng una pang beses? Kine-compliment niyo ba isa't isa? Hindi. Hindi. Normal na. Eh, pagpawis siya, nakikita mo na pagod. Anong ginagawa mo? Pagpawis? Oo, nakikita mo na galing siya sa scout. Tapos sinundo ka niya, makikita mo na pawis na yung itsura niya. Hindi pa naman ko siya nakikitang pawisan. So nag-refresh mo na si Robert bago asan join. Oo, magpapapoke. Hindi man, agad ko na ngayon. Pero maalalahanin ka naman. Sabi ko nga po, huwag na magsusundo kasi galing sa pag-scout. Wow! Ayaw mo sa gusto mo. Ayaw mo ba nun? Pero na-appreciate mo ba yung mga effort niya ni Robert? Pag sinusundo ka niya, lumalabas kayo, okay lang. Masaya ka naman. Wow! Masaya ka pag kasama mo siya. Nang dalawa lang kayo. Wow! Ano na? Ewan. Normal lang. Normal lang. Hindi, ano yung feeling na kunyari, susunduin ka na ni Roel, papunta na siya. Anong feeling? May excitement ba? Normal lang po. Normal. Ikaw, Insan. Excited ka ba na pinupuntahan mo si Rachel or nakikita mo siya? May excitement ba? Na parang ano ka, pupuntahan na siya. So, yung feeling na excited ka, gano'n. Masaya ka. Napaka-busy din ito. No, pag magbigay siya ng oras sa ating ganyan, talagang excited akong pumunta kasi nga, ano to, hindi ito makahabol yung oras kasi nga isang siyante ganyan. So, pag may time na ganyan, talagang diretso ako dun sa kanila. Punta ka ganyan. Okay. Yung free siya ganyan. So, kaya kanina. So pag free time niya, parang kaya okay na kasama ka niya? Pag free time ni Rachel? Wow, pag sa akin din, pag free din ako, pag hindi na ako pupunta sa ibang... Sino nag-iaya sa inyong dalawa? Madalas, sino nag-iaya na lumabas? Ako lang. Ikaw, di ka nag-iaya, Rachel? Hindi, bakit? Puro school. Siguro po kapag naalis sila, nasa ka lang. Pero bihira. Pero pag pwede ka? Talagang, wow. Sumasama ka. Basta po, alam ni tita na naalis. So ikaw, nagpapaalam ka muna bago kayo lumabas? Pag ano dyan sa bahay nila, nagtanong sa papa niya kasi, bali doon siya nagstay. Kung hindi naman siya kayong trip, siya doon sa tita niya o kaya sa tito. Okay. So, ina-expect niyo ba na magiging click kayo na love team sa mga supporters ng Kalingap nung umpisa pa lang? Parang naisip niyo ba na magugustuhan kayo ng mga subscribers? Ano ba ang unang-una yung impression sa isa't isa? Ano naisip niyo na okay itong ano namin, love team, magugustuhan kami ng mga tao? Naisip niyo ba yun? Hindi po. Hindi. Wow! Ikaw, Insan, ano yung unang impression mo nung naging love team kayo na Rachel? Kinakabahan ako. Yung ano ba talaga. Yung, papasok bago sa ganito. And, alam naman natin na yung mga viewers na italagay yung pare-pareha ng mga ugali, ganyan. Merong mga ibang, bali ano lang sila, nagko-comment ng hindi maganda. Sa akin, talagang, tinitake ko yun as, yung motivation. Kasi hindi naman puro, love team. Kasi nga, kung nag-run sa Kalinga Front, yung main, talaga doon is yung, nila, kung anong, yung bahay, di ba? Yung center point doon, ng vlog na yun. So, bali sa amin is,
ano na lang, masaya kami kasi naging ganito lang team. And at least di lang kami nakakatulong sa kanila, pati din kaming dalawa nakakatulong din sa mga viewers. Tama. Kasi maraming mga message ko, comment ko na nakapawi yung stress, pagod, kaya yung kanilang pagkaka-homesick doon sa mga lugar nila. And sa amin sila mga OFW mostly. Napapawi doon sa pagpapanood sa aming vlog. So ayun, masaya din kami, at least meron kaming natulungan, di lang through financial, at least yung kanilang emotional o kanilang moral factors doon is naano namin, natutulungan na. Tsaka ano, walang pinipiling edad yung love team niya kasi kahit sino, matanda ang bata or ano, ginigilig sa inyo. Kung mga matatanda, ano? Yo, Rachel, anong message mo sa mga tutuwa at ginigilig sa inyo? Message ko po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsusuporta sa amin. Wow. At medyo nakakasakit po ang dami ng mga sasabi ng iba. Wow. Thank you po sa inyong pagpapanood po sa amin lang. So mas pinipili mo yung mga positive kaysa sa mga nagbabash sa inyo. Oo naman. Yun yung napinapansin. Yung mga sasabi po nito, hindi mo po yung totoo. Tama. Alam ko po sa sarili namin na balik po sa inyo. Okay. Insan, ano ang pangarap mo para kay Rachel? So, ano niya is, ano lang, yun nga yung pinapangarap din natin lahat na makapagtapos sa pag-aaral. Makuha niya yung gusto niyang pangarap, gusto niya na ang pangarap na kurso. Sana makamit niya yun. And, gusto ko siya makita na talagang yung pamilya niya naiyaon sa hirap. Yun yan. So, wala naman akong ibang sa kanya. Ibang pangarap, hindi yung makapagtapos lang. Okay. So, insan, tanong ko lang, yung pagiging love team, hanggang saan, or sa anong mararating ng love team? Hindi ko pa alam. Ano na ba, napag-uusapan nyo rin ba na kung malang araw ay mangyayari yung gusto ng viewers na maging maging couple kayo? Nakikita nyo ba yun sa isa't isa? Hindi naman sa ngayon na 100%. Bale, sa ngayon, sa kanya pa. Sa kanya yung sagot din. Sa kanya. So sa'yo, insan, anong nakikita mo ba kay Rachel? Nakikita mo ba siya kay isang magiging partner mo? Maybe kung yung dance team, ganyan. Destiny talaga. Okay. So ikaw ay, kung anong mangyari, go with the flow. Go with the flow. Ikaw, Rachel, nakikita mo ba si Rowell na magiging love life mo, balang araw? Ano ba ang nakikita mo kay Rowell? Kuya. Hindi naman po, kuya. Kaibigan. Napaka-ano niya. Caring. Sweet po siya Sweet po siyang tao. Tsaka, maalalahan niya. Yun ba yung mga isa sa mga katangian na hinaharap mo sa gusto mong makasama sa buhay mo? Nasa katangian na rin. yung mas din ko sa pamilya. Mas iniisip din ko yung pamilya. Family-oriented, gano'n. Ito, tanong ko naman sa inyo. Kung meron kang ayaw kay Rowell, ano yun? At bakit? Wala ko tayo. Talaga? Wala ka nakikitang ayaw or... Wala pa. Wow. So ikaw, Insan, anong ayaw mo kay Rachel? No. Sa bagay, medyo maaga pa naman. Kasi mukhang sa ngayon is getting to know each other pa lang. Okay. Yung mga ugaling niya, ugaling ko, bali, ano pa lang namin. Pero yung pinapakita yun sa isa't isa, kahit off-cam, ay totoo naman. Hindi naman kayo pakitang tao na puro magaganda yung pinapakita yun sa isa't isa. Natural naman yung mga kilos nyo, yung mga sinasabi nyo. Tapos doon naman sa vlog ni Kalinga Prob, kung ano-ano na lang yung mga kinikwento namin. Kasi kami na lang yung bahala ng script na yun. Ay, wala namang script, kami na lang bahala mag-usap. So, kung ano-ano man yung mga pinag-usapan namin doon is talagang nangyayari. Totoo talaga, no? So yung mga pagpabibigyan niya ng kilig sa mga supporters, ay totoo. Kami naman talaga mismo nang gagana. Hindi naman namin in-expect, o sa akin, hindi ko naman in-expect na may kikiligin din naman. Yung impact mo sa kanila ay grabe. Sa amin lang is papatuloy lang namin to kasi at least na-appreciate ng mga viewers. Nakakatulong din kami sa kanila. Okay. Pero, last question. May aasahan ba? Or matutupad ba ang pangarap ng Rochelle Nation or Rochelle Fans Club na balang araw ay magiging kayo? Depende. Okay.
ganun ka din minsan, depende. Pero kung mangyari talaga na kayo, okay sa inyo yan. Yung tadhana magbibigay sa inyo na talagang kayo sa isa't isa. Masaya naman kayo kung mangyari yan. Siguro po. Ano ba focus mo rin siya ngayon? Pag-aaral talaga. Ikaw, Insan. Sa akin na yun, miss. Hanggang kailan mo balak supportahan si Rachel? Hindi lang financial, pati ang pagiging moral support bilang isang kuya niya na nandyan sa tabi pag kailangan niya ng tulong or makakausap. Sa akin, miss, hanggat kaya ko. Hanggat kaya kong sumuporta sa kanya, gagawin ko. Okay. Pero hindi naman ako makapagsabi kung hanggang kailan. Kasi nga, wow. Hindi natin alam yung panahon. No? Kung may pagkakataon, talagang tutulungan ko siya. Hanggang. Rachel, si Romel ba ang naiisip mo na pwede mong takbuhan or kausapin pag may problema ka? Tingin mo, siya yung naiisip mo unang tao na kukontakin mo o sasabihan mo ng problema mo. Si Romel na ba yun? Hindi pa, hindi naman po ako mahilig magkumat sa... Hindi ka nai-share? Hindi po. Ano, sarili ko lang. Eh, yung sasandalan mo gano'n, si Romel. Naisip mo? Kapag ano... Sana. Sana? Oo, daw, Insan. So, Insan, ano na lang ang message mo kay Rachel? Ano na sa akin, is... Lalo na magbo-birthday na. Anong mensahe mo? Mensahe ko is... Yun lang, pagpatuloy mo lang yung pagkamabait mo. Wait. Saka yung kanyang ano, pagiging masipag sa pag-aaral, hindi na sa pag-aaral, pati sa bahay, sa buwain bahay. And ano, pangalagaan yung sarili, huwag abusuhin kasi nga yan yung kapital natin sa lahat ng bagay. No? Kung sakit talagang damay lahat ng gawain mo, kaya ipag-aaral. So yun lang, health is wealth. Yung sa pamilya mo naman, maganda yun kasi nagbibigay ka ng... Bali nag-ano kayo, heart to heart. Wow! Lalabas nyo yun sa lobin nyo. Kung anong mga pagkukulang ng isa, sinusuportahan nyo naman. At kung sino yung medyo makulit, binibigyan ng lips shot or pinagsabihan. So yun, nakikita ko naman sa kanya yung kanyang pagka... Yung pagka-ate talaga. O kaya yung pagka... Pagka-mama nila. Ganyan. Kasi sa talaga yung... Nung may lakas ng loob para pagsabihan yung mga kapatid niya, hindi siya nahihiya, prangka siya. Yun naman yung sabi ng ano niya, yung lolo niya, saka yung lola niya, na pag si Rachel daw yung magsasalita, talagang wala. Walang makakaano kasi nga... Nakikinig naman. Nakikinig naman kasi nga, medyo takot din sila nito. Wow! Okay din. At least sumalabas yung pagiging panganay ni Rachel. Panganay niya. Hindi lang, nakikinig naman yung mga kapatid niya iba, pero... Maganda yung may respeto sa'yo, yung nakikinig sa'yo. Ikaw, Rachel, anong mensahe mo kay Roel? Anong pasasalamat mo na nakilala mo si Roel? Salamat sa kanya kasi kapag wala akong ano matatakbuhan pag salamat sa iyo kasi umiyak ka sa mga talk show ngayon ganyan. Ito pa lang niya. So ano yan, Rachel? Wow! Salamat sa'yo kasi ano, nandyan ka kapag kailangan. Kita? Kapag kailangan kita, nandyan wow! Ka. Wow! Yes! So ano ba, one call away ba si Roel? Talaga? Wow! Kahit nasa Paracali yan, pupunta ng Talisa yan pag tinawagan mo. Hindi naman sakto naman pag sakto naman. Pag kailangan niya ako, ando nakauwi na ako kami. Yeah. Kahit nakauwi ka na, kahit pagod ka. Higa na, saglit. And then kung kailangan niya talaga. Pupuntahan mo. So Rachel sa'yo, ano mensahe mo? Wala ka pa mensahe. Anong mensahe mo kay Roel? Mensahe ko lang sa'yo. Kapag mabalis ka sa pupunta sa malayang lugar, lagi kang mag-iingat. Bagal-bagala mo lang pagpatakbo ng doon. Nag-update ba kayo sa isa't isa? Ikaw, nag-update ka? Busy siya sa school. Pero mas gusto, pero ano, mas gusto mo ba na nag-update siya sa'yo? Siguro. Na-update ko ng pag-update kahit yung pinatanong. Pero may attachment naman na kayo sa isa't isa. Meron naman. Na nasanay ka na, nandyan siya, na nandyan ka sa kanya. Meron naman. Wow. Okay, sakto lang. Tampuin ba si Roel? Ay,
ako tambuhin. So sinusuyo mo? So sinusuyo mo siya? Wow. Pag natambuhin, ay mananahimik yan. What? So sino mo nang ano? Mananahimik ako talaga. So sino mo nang namamansin pag pareho kayo nananahimik? Sure. So pinakain na lang niya yung pride niya, yung tampo niya. Yung mga tampo lang naman dahil. Yung sa'yo masasabi mo doon? So yung magandang tanong, nag-aasaran tayo tungkol doon sa kulot ay savage shit ng babae. So doon ba niya? So siya magtatampo siya din ang manunuyo? Mahala ko ka dyan. Tapos, ano ko man? Wow! Wala, but mukha ay... Grabe kasi ito ang mukha. Ano? Ikaw na ang sino ba yung nagsabi nun? Ikaw ba gano'n? Naglalakad lang si ate. Ah, sige. Anong mensahe niyo pareho sa mga ano? Kay Kalinga Prab, kay Kuya Val, sa sumusuporta sa inyo? Ano po? Unang-una nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon kasi dumating sila Kalinga Prab, si Kuya Vincent. Siya yung nag-oo nga pala si Vincent. Scout. Tama. Po. Thank you po sa iyo, Kabinsan, kasi dahil sa inyo, na-discover kami ni Kuya. Natulungan, nagkaroon ng maayos sa tirahan, tsaka maraming nabago din. Wow. Tsaka ano din. Thank you din po sa buong Team Kalinga. Lalo-lalo po sa inyo, Kuya Dan, Robert. Tsaka po, Kuya Val din po. Thank you po sa inyo. Pagpatuloy niyo lang po yung pagiging mabuti mo sa kapwa. Pagiging matulungin po. At sa lahat po ng mga tulong na binibigay ko, sobra pong na-appreciate ko dahil sa tulong po ninyo sa mga sponsor ko, nabawasan po yung mga isipin ni Papa, isipin po namin yung problema. Thank you so much. Okay. So, Rachel, last na. Dahil malapit na yung birthday natin dalawa. Magka-birthday po kami ni Rachel. Ano ang birthday wish mo? Birthday wish. At kung gusto ninyong mapanood ang buong kwento nito, ay bisitahin na lang po natin ang kanilang channel. At mag-subscribe na rin po tayo, paraan natin ito para makaambag ng tulong sa ating mga kalingap. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, ay pakihit na rin po ang subscribe button, para updated po kayo sa mga bago nating reaction video. Maraming salamat po, I'm out. Hello po kay Jen Sinisa. Yan. Idol Rowell, ingat ikaw palagi sa mga mission nyo. Shoutout po kay Jen Sinisa. Dito rin kay Jen Sinisa, Sinisa. That's all for now. Until next time, thanks for watching, and don't forget to like, subscribe, and share.